Hello, Sir Nathan. Good evening po. Good evening, everyone. Ayan. So, wait natin yung ating mga participants. Ayan, pumapasok na po sila. Welcome, guys. Ayan, nasa Boracay si Sir Nathan and he's having his dinner. Life of a forex trader, sabi nga. You can travel anywhere and earning at the same time. Ayan. Pinopromote talaga, no? Okay, so guys, pasok lang kayo, no? So we still have 7 minutes or make it 6:05. Good evening po, Sir Vincent. Good evening, Sir Beaver. Ayan, so welcome guys. And this will be the last day of our webinar. So let's make the best out of tonight's webinar, sabi nga. So invite lang kayo guys and we are going to discuss about risk management. Tomorrow. Risk Kamusta ka, Pamela? management. Ayan. And ayan, busy talaga si Sir Nathan. So we are going to talk about risk management and yung lot size natin actually nabigyan na ng pahapyaw kahapon, no? And how to set up a trading plan. Ayan, don't forget guys kasi napaka-importante nung setting up ng trading plan. Of course, kapag nag-set up kayo ng trading plan, yun ay ipa-apply ninyo, no? Kesa naman po mag-set up kayo and then di naman po natin magagamit or hindi natin sinusunod. Okay? So, invite lang kayo guys. Again, kung kahapon mayroong mga questions, pwede nyo po kayo na hindi po nasagot or hindi nyo po naitanong, you can ask it tonight. Okay? Para po wala po kayong mga iniisip na hindi nasagot. Indicators guys, sabi nga natin, we cannot give you indicators based on our own setup. Meron po kasi na ginagamit na ayaw ninyo or ginagamit namin na hindi nyo maintindihan or may ginagamit kayo na mas gusto nyo. Just like me, ang gamit ko po, tatlo lang, moving average, stochastic, and parabolic charts. Tatlo po lagi yung ginagamit ko and sinasuggest ko rin po na parating tatlo. Okay, alam nyo na kung bakit. Yung first might go up and the second one might go down and the third one would be the thing to balance. Kung possible yun na up and down. So majority, dun po tayo magsiset up. Okay? So napakabilis pong gamitin ng parabolic SAR, lalo na pag nag-scalping tayo. Stochastic and moving average po. So depende guys, marami po yung iba gusto medyo magulo yung, magulo talaga yun. No? Medyo technical yung itsura ng kanilang chart. Ako po ayoko po talaga na masyadong marami. As much as possible nga, yung iba guys, totoo lang ha, they're just depending their analysis or bias. Depende po sa, yung iba po candlestick lang. Yung iba po support and resistance lang. So, depende talaga guys sa magiging style and strategy ng pag-trade ninyo. Okay? So, ayan. Welcome po, Sir Luisito. Ayan, si Sir Belmrier, andyan na rin. Ma'am Teresa, welcome po. Si Sir Michael, ayan. Thank you po sa pag-attend. Ma'am Christine, andyan po ulit sila. No? So, thank you po. At least binigyan nyo ng time yung ating last day ng ating webinar. And after this, guys, I will collect all those lists ng participants or attendees natin na nakakompleto at least 5 webinars. And we will send you an e-certificate of attendance. Ayan. And this is a legit certificate po. Ano? Blessed evening din po, Ma'am Lolita. Thank you for that greetings. Okay. Ayan. So kanina meron din si Sir Alvin Cruz. He is also an attendee. Actually, naka-6 na daw siya. So nakompleto niya. Thank God. Ayan. Sir Alvin Nuke. Ayan. Good evening din po sa inyo. And guys, announce ko na rin ano, yung IB workshop natin that would be on Monday, June 12. And of course, first come, first serve po. Meron pong limit yon, 35 heads lang po ang kailangan natin. So, mag-register na po kayo. So, naibigay ko po sa GC. And if you want guys to be added sa Digmill community, i-send nyo lang po sa akin or mag-message lang po kayo sa akin. Ito po yung aking Facebook account. Para po ma-message nyo ako so I could add you guys sa GC. Ano bang GC namin?
Pinagmamalaki ko po yung CC namin kasi ito pong community na that we created, nagbibigay po sila ng kanilang analysis, nagbibigay po sila ng kanilang mga biases, and in-explain po nila why. And they are not so seniors kasi they started just last year and nag-start lang naman tayo last year ng mga webinars and what you call this? GC natin or group chat. So, and at the same time, the good thing about it is they are earning and at the same time learning. So, yun naman po yung habol natin na makapag-trade tayo kahit 1 hour or 30 minutes as long as you have all the time para ma-analyze yung market and of course, para po kumita. No? Earning $50 to $100 a day is not bad. Sabi nga natin, set aside or kalimutan ang pagiging greedy and set aside ang emotions. Kailangan yun mapaglabanan and para po mas maging maayos yung ating pag-trade. Ayan. Hello po, Sir Voltaire. Ayan. Ayan. Sabi niya, ma'am, ako po yung napapagkamalan yung laging yes po. Ayan na nga, mail. Kasi si Ma'am Belmir, sabi ko na nga, naalala ko, na-recall ko yung pangalan niya. Ayan, prodigal daughter po ako na nagbabalik sa pagiging active. Thank you po, Ma'am Belmir. Kasi pinagsamang pangalan ng tatay at nanay niya yon, that's for sure. Ayan, minsan talaga. Ano ba sa isang Monday? Monday, sir, we will start on 10 o'clock in the morning and end ng 2 o'clock in the afternoon. It has it's an IB workshop. May mga activities tayo. So, bawal hindi mag-participate, okay? And may raffle tayo, no? Raffle prizes will be available online and face-to-face participants or attendees. Okay, so ang ating grand prize is Apple iPhone 14 Pro Max. So, ano daw? Ayun, so, so yun. So, yun po yung ating wrap. Meron tayong $1,000 to be given away as support. And sabi nga ni Sir Nathan, huwag niyong withdrawin, gamitin niyo sa pagte-trade. And that's a good advice po para makapag-earn kayo ng profit, mapalago niyo pa. Okay? Hello po, Sir Floro. Ayan, si Sir Floro is first timer. Welcome po sa aming webinar, sa Tickmill webinar. It's a Forex webinar, Sir Floro. It's nice to see you sa aming webinar and medyo late po yung ating pag-attend, no? But definitely you can have the recording from 1 to 6 na webinar provided you will register sa Tickmill website po natin, tickmill.com, then hit create account and then just follow the instructions po. Okay? So yan, nalimutan kong tanongin kung sinong bago and sana po ang nagsabi. Thank you po, Sir Floro, and we welcome you po sa aming webinar for tonight. Ayan. So if you would like to be added po sa Facebook group chat namin, ito po yung aking Facebook account. Please send me a message so I could add you guys para po mapabilang tayo at maging part ng ating Tickmill community. Okay? All right. So, tayo uli sa Monday. I'm sorry, sir. 2 o'clock. I'm sorry. 10 o'clock in the morning. Ayan. 10 o'clock in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. Yes, Prestige po. Prestige Tower or Prestige Building sa may Emerald. All right. Ayan. Okay, soon sa mga bago po, ayan, we are 30 na, no? Start na tayo, 6:02 na nga actually. Doon sa mga bago, we appreciate po your presence and at the same time, we would like to inform you that we always start and end this webinar or the webinar with a prayer. So we respect your organizations, your faith, and your religion. But please do allow us to open this webinar with a prayer. All right, so guys, please join me. Father God, we thank you for this wonderful night, the last day po na meron kaming webinar, and we hope, Lord, that we learn more and we use that learning, Lord, para po makapag-share kami at matutunan po rin namin na mag-trade ng maayos. Risk management is very important. That's why we are here to listen and to learn sa aming speaker. Lord, provide us wisdom and knowledge, same with our speaker for tonight, and we
Hope, Lord, na lahat ng ituturo niya ay maintindihan namin. Lord, we give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you so much, guys. And now, amen. bago po tayo mag-start, pakilala muna tayo ulit. Ako po si Sally. Ako po ang country manager ng Tikmil. And at the same time, Tikmil po has been in this business for almost 8 years now. Kinikater po ang Philippine region. And so far, maayos naman po ang ating performance sa kanila. In fact, we are 4.2 rate ang ratings natin sa Trustpilot. And we have a guest speaker dahil advanced training po tayo. And ang pag-uusapan natin ay sabi ko nga risk management and trading plan or how to create a trading plan. Ang ating speaker po has been trading for almost 30 years na. Okay, 30 years na po siya nagte-trade. He has all the rights and all the experience and knowledge para po magturo sa atin ngayong gabi. So, actually, he's not in Manila right now and that's part of a life ng isang forex trader. You can travel and you can earn at the same time. So, without further ado, let's welcome Mr. Nathan Jinson. Good evening, Sir Nathan. Thank you. Thank you for having me. Pasensya na, naghahanap lang ako ng pwestong mga pupwestuhan ko ng hindi maingay. Ngayon. Okay po, sir. Go ahead. Anyway, can you see my screen? Yes, sir. Blank pa lang siya. Okay, I'm just climbing the stairs. Sorry. I'm going to a more quiet place kasi merong live band. At okay po. Hindi tayo makakapag-concentrate kapag gano'n eh. Mm-hmm. Anyway, magandang gabi sa mga nagpa-participate nitong webinar. My name is Nathan. House rules lang kung po pwede. If you have any questions, just post them on the chat box. I will stop and then try to answer the question as best as I can. And if possible, let's limit the questions to the topic on hand, okay? Para hindi magulo. Yan. We already have 12 questions kagad. Hindi, mga greetings lang. Okay, can everyone see my screen? Yes, sir, we can. Okay. For tonight, topic will be risk management. Kasi last week, ang diniscuss natin was fundamental analysis. So, how to trade using the fundamentals. And then this week, the last 2 days, Monday, Tuesday, we discussed technical analysis naman. How to trade using the technical approach. Ngayon, ito na yung pinaka coup de grace. Kasi alam na natin mag-trade fundamentally. Alam na natin mag-trade technically. But hindi pa na-discuss kasi kung paano natin i-avoid yung mga possible losses. It's not that we are avoiding kasi it can happen. There are trades that you will be making that will end up in a negative result. So, ang purpose nitong presentation na to is to at least minimize, no? Or to prevent, no? Yung maubos yung pera natin, no? So, for tonight, we will be discussing risk management. Now, itong risk management or risk reward ratio na ginagamit ko, I have been using this for years, for decades, no. I must admit, minsan pumapalpak ako sa trading kasi hindi ko sinunod or hindi ko inimplement yung tamang risk reward ratio, no. Kaya pagka nangyayari yun, you know, I slap my face in the as a result,
kasi hindi ko nga sinusunod, no. I would not want you to do it, or I would not want that to happen to you also. Kaya we will be concentrating our efforts tonight, you know, just to discuss the risk reward or the risk management aspect of trading. No, you must remember, every time you trade, every time you enter a trade, no, or execute a trade, it's already 50-50, diba? 50% might make you money, and then the other 50% might incur a loss. So using this risk management technique, I'm not saying to use this exclusively, no? Kasi, syempre, meron naman kayong sariling strategy, meron kayong sariling technical indicator na gagamitin. Nung this past 2 days, nung technical analysis na webinars natin, di ba, wala akong minention na ito lang ang gamitin ninyo. Kasi hindi naman tama yon, no? Magkakaiba-iba tayo ng mga characters, no, ng yung mga ating character, no, iba-iba ang risk aversiveness natin. So it really makes no sense if I am going to tell you to only follow the indicators, the oscillators that I'm using, kasi that is already wrong, no? So moving on, ang risk reward ratio na ginagamit ko is 1:3. Now, what is 1:3? Basically, kapag ako, every time I enter the market, if I am risking $1, my target is always 3. Ulitin ko. Every time I enter the market and I compute, I will compute my losses accordingly. No, let's say if I am going to risk $1 for that trade, my target should always be 3. No? In the real world scenario, kunwari, nag-enter ako ng trade. Tapos gagawa ako ng stop loss ko. Yung stop loss ko, let's say $10. So, the minute I lose $10, the system will automatically liquidate my position at a loss. So, tapos na yung usapan. Tapos na yung trade. However, kung hindi naman bumabayan ng $10, umakyat yan. At what point in the future will I execute my order? So automatic, I will execute it once I hit the 3% mark, which is $30 for the whole trade. No? So ganun parati ang ginagamit ko. And mind you, sinabi ko kanina, there are occasions na hindi ko sinusunod yan. And when I do, okay lang kung umakyat nung dun sa taas. Pero pagka bumaba, dun sumasabit, no? Kahapon nakita niyo naman ako mag-trade, no? No emotions. Ayan ang gusto kong mangyari sa inyong lahat, no? Lahat ng mga nag-a-attend nitong part ng webinar na to, gusto ko pag nagte-trade kayo, wala na yung emotion. Alam niyo kung bakit? Yan ang nagpapatalo sa atin, eh. Yan yung nagpapagulo ng ating diskarte, no? Kaya dapat walang emotion, no? Kung master ninyo yan, I will tell you this now, no? You will be a successful trader, no? You lose the minute, the moment that you accept that every time you trade, you might lose, you might win, no? The minute you accept that, the moment you accept that, you are already on your way to becoming a good trader. So, sana po, lahat ng participants ngayon, no, nakikinig, at itry na tanggalin ang emotion sa trading. Yan. Kasi kapag natanggal nyo na yan, mas maganda magiging result ng inyong trading. Walang sisihan, walang second guessing of, sana pala ganito ginawa ko, sana pala ganyan ang ginawa ko. Yun. Yan ang tatanggalin natin.
And if you noticed yesterday, di ba, nung na-trigger yung dapat na reversal, whatever the loss that I was making, kinakat ko. No emotions involved. No. Ganyan ang gusto kong mangyari sa inyo. Pagka meron kayong trade at papasok kayo sa market, dapat hindi kayo kabado. Dahil kung kinakabahan kayo, mahihirapan tayong makapag-implement ng tamang risk management. Okay, so explain ko na uli. 1:3. No? Kung piso yung rini-risk ko, dapat ang target ko, minimum target ko should be 3 pesos. Bakit? 1:3 nga eh. Kung piso yung sinusugal kong matalo, dapat ang target ko, minimum 3 piso pataas. Yan. Bakit 1:3? Bakit hindi 1:2? Or 1:5? Or 1:7? No? Ganito lang yan. No? Ang logic namin dyan, has to do with statistics. Ang 'di ba, in statistics, when there are only two possible outcome, the stat is almost always 50-50. Pag nag-toss, ito eh comparable sa toss coin. Heads or tails, 'di ba? Kapag tinos natin yung coin, 50-50 parate ang all result niyan. 50% heads, 50% tails, no? Mag-toss coin ka ng 10 beses, hindi nalalayo yung 50-50 na yan, no? 5 heads, 5 tails. Or 6 tails, 4 heads. Medyo parang maano pa, dahil kasi 10 lang. But if you toss the coin 100 times, baka nasa 51-49 yan. So hindi na negligible na yung lamang nung isa. Di ba? Chances are 50-50 pa rin yung result, magiging result niyan. 50 heads, 50 tails. Iyan yung statistics na ginagamit natin dito. When there are only two possible outcome, it's always 50-50. Ano ba ang mga two possible outcomes natin dito sa trade? Every time you enter a trade, dalawa lang ang possibility dyan. Manalo ka or matalo ka. Pagka break even, that's considered panalo. Kasi wala kang talo. Diba? Now, 1:3. Bakit 1:3? Kunwari, nag-trade ako 10 beses at natalo ako ng 5 beses. So, i-compute na lang natin sa tig-piso. So, talo ko 5 pesos lang. Pero yung 5 beses na nanalo ako, times 3 mo, edi 15. So, panalo ko 15 pesos, talo ko 5 pesos. Ang suma total na panalo ko pa rin overall is 10 pesos. That is 50-50. Lamang pa rin ako, di ba? Pero kunwari talaga, napakamalas ko itong araw na to, sa 10 trade na ginawa ko, natalo ako 7 beses. E di panalo ako na panalo lang ako ng 3 beses, no? So, I lost 7 pesos. Pero yung panalo ko na 3 times 3 is 9. So 9 pesos minus the 7 pesos that I lost, edi up pa rin ako by 2 pesos. Which is close to impossible kasi 7:3 na ang nangyaring ano diyan. Risk reward ratio, di ba? Eh hindi naman ganoon yun eh. Almost always 50%. So, may nag-raise ng hand. Lumabas kanina. Anyway, ayan, dalawa na yung participants na nag-raise ng hand. Guys, just type your question. You're raising your hand because you have a question or a comment. Please type them on the chat box and I will try to answer them as best as I can. Okay? Ayan, si Miss Lolita. Type your question. And I will try to answer them as best as I can. Okay? So, balik tayo. Risk-reward ratio. 1:3.
kahit sa 10 trades, 7 beses akong matalo, pero ginamit ko yung risk-reward ratio na 1:3, tatlo doon, syempre, panalo. Ang kalalabasan pa rin nun, no, is that I will still end up with a positive at the end of the day. Kaya ito parate ang ginagamit kong discipline. This is what I will call discipline. Kasi kahit ako minsan eh, nagiging undisciplined, hindi ko nasusunod. No? Ang gusto ko lang mangyari, lahat kayo sana, no, to be successful, dapat walang emotion at siyempre to follow your discipline. Pwedeng ang risk-reward ninyo is 1:4 or 1:5. Ang minimum na pwede kong gawing risk-reward ratio as far as I am concerned is 1:3. No, ito yung ginagamit ko. Si Miss Sally, meron. Hello? Hello po. Medyo nawala si Sir Nathan. Baka technical. Feel somehow. Ayan. Hindi ko alam, sir. Ako yung nawala or... nawala po yung audio nyo, sir. Ayan. Ah, talaga? Okay na. Okay na po. Okay na. Okay na ba? Opo. I'm sorry. Hindi ko control yung internet sa Astoria. So, I'm really sorry. Mahina siguro yung internet nila rito. Ayan. So, lahat ba na apat na question yun ng ano? Oo nga, nawawala ako. Oh, sorry ah. Let me ask. Ayan. Teka lang ah. Konting ano lang. 1 minute. I will ask. I will try to make sure my internet is okay. Okay po. Go ahead, sir. Ayan. So guys, nakita naman natin. No? Even Sir Nathan, matagal na siya nagtitrade at nagkakamali pa rin siya. Bakit? It's because he's not following yung kanyang risk management. So, yun yung pinaka number one rule natin. No? Tsaka nabanggit din niya, guys, na pag nagkaroon ng emotions pagdating sa trade, kasi talaga magkakaproblema ka. The more pressured you have, the more chance of losing your account or losing a trade. So, it happened to me, guys, and might happen to you or happening to you. So, yun po yung binibigay nating tip. As much as possible, once you enter your money or enter a trade, always remember na the possibility, no, ng ating pagte-trade might be losing or winning. But again, sabi nga, hanggat maaari, walang emotions. Pag nag-trade, trade. Pagka nag-close, close ang account or close ang trade. So, always remember, sabi nga natin, don't trade the money that you cannot afford to lose. So, ibig sabihin, yung tinitrade po ninyong money, of course, automatic. Pag walang emotions, isipin nyo na wala na yung money. Okay? At least, of course, bonus pag nanalo tayo or nag-profit. O ayan, back na po si Sir Nathan. Thank you, sir. Hi. How's my connection? Okay na, sir. Okay na? Yan. Sige. Thank you. Thank you. Pasensya na. No? Beyond my control ang technical issues natin ngayon dahil hindi ko teritoryo itong lugar na to. Anyway, ayun. Thank you for reminder, Miss Sally, no? Regarding discipline and proper trading attitude. So, again, balik tayo sa risk-reward ratio, no? This is the risk reward ratio that I always use, no, in my risk management. Para on a technical aspect ito ha, if I am trading the market technically, of course I have to impose the stop loss and the take profit, no? Hindi hula-hula, no? So yun yung ano doon. Pero pag fundamental, siyempre wala na yung risk-reward ratio na yan dahil kasi talagang iba na yung galaw ng market. Now, balik tayo, if I am risking this number of points, so let's say I'm risking 20 points, then my target should be 60 or higher. Ganun kasimple. No? So, the reward should always be 3 times or higher of my risk
Yan, yung possible stop loss ko. Yan. Then I set the stop loss, no, according to the technical analysis that I have used. No? Kasi doon sa paano mo malalaman yung stop loss mo? Of course, malalaman mo yung kung saan ang stop loss mo after analyzing the market, di ba? Hindi naman po pwedeng set in stone yan na every time you trade, dapat 20 points lang ang talo. Yan ang maling disiplina. I'm telling you this now. Kaya nga, common yung tanong sa akin na, sir, every time you trade, gano'n ba karami yung risk mo? Gano'n ba kalaki? Gano'n ka ba kaliit? Hindi gano'n yung tamang tanong. Ang tamang tanong, bakit ka bumili? Like, kasi sa tingin mo, hanggang ibaba, kung bababa man siya, hanggang doon lang sa, siguro dahil sa stochastic o dahil sa general trend line o dahil sa moving average, hanggang doon lang ang pwede niyang ibaba. So doon ka magsiset ngayon ng stop loss mo. Paano pagka bumaba, lumampas pa doon sa general trend line mo? Then that will tell you na baka may reversal na dahil kasi nakabuy ka eh. Diba? Tumulo ng pababa. So hindi na siya buying trend kundi selling trend na. No? So you will have to define your stop loss accordingly. Not on the points. Pagka points ang ginagamit mo, meron ka ng malinaw yung disiplina mo ron. No? So wag niyo pong gagawin 'yon, no? Na parating you're setting it in terms of points. Dahil hindi yan ang tamang approach. Hindi na technical analysis ang ginagawa mo diyan, no? At hindi rin naman din capital preservation. Diba? Dahil kasi every time you enter the trade, 30 points ng 30 points ang inaano mo. It really makes no sense. Saan ang galing yung 30 points? Dapat may pinanggagalingan yun eh. Bakit nag-set ka ng 30 points? No? Kanina, naririnig nyo ako, nagsiset lang ako ng ano. This is to simplify na kung ano yung target ko na stop loss, that should also be my target profit times 3 or higher. Okay po. So may questions tayo before I move? Yes, sir. May question po dito. Similetso. Apo. Sir, kahapon nung gumamit tayo ng parabolic SAR indicator, anong risk-reward ang nagamit nyo? At pagkatapos may nabanggit kayo sa amin nung matapos na ang trade, sabi nyo natalo tayo. Paano ba, sir, ibig sabihin nun? May wrong signal na nangyari kahapon sa indicator sa parabolic SAR or sa setting ng risk-reward ratio? Milenso, yung SAR, di ba, ang ibig sabihin nun is stop and reverse. So, hindi ko na pinaplug yung stop loss ko kasi the minute na mag-reverse na yung that indicates me that I should stop whatever trade that I have. Stop loss yun or take profit. Di ba? So yun yung paggamit ng parabolic SAR. Kaya hindi natin kailangan ilagay ang stop loss at saka yung take profit. No? Tapos ano yung tanong mo? Pagkatapos may nabanggit kayo sa amin nung matapos ang trade, sabi nyo natalo tayo. Oh, dahil kasi 'di ba, ilang trades ako kahapon, parang nakawalo ako eh. Pero do sa overall, talo pa ako dahil kasi ang dami kong trades na pinasok. Tapos hinaluan ko pa. Actually, hinaluan ko pa as an example lang yung pag-trade natin ng gold. But had we traded exclusively on euro dollar, malamang panalo tayo. Kaya lang, since I was demonstrating parabolic SAR, its simplicity and its versatility, I used it to try to trade, no, the gold using parabolic SAR. Okay? So yun po yung purpose nung kahapon. So sana po nasagot ko, Milesio, yung tanong ninyo. But kung merong clarification, post nyo lang po doon, no? Si Ruel, sir, have you used TradingView? What the ideal leverage for the new trade? I don't know what a TradingView is. No, I'm old school, kaya hindi ko alam yan. Ang ideal na leverage, sinagot ko yan kahapon. My favorite is always 1:100. Old school because of old school din.
So ayun. Si Ruel, are you depending your trade on stochastic indicator? There are times that I'm using stochastics, Ruel. But had you listened to the first two webinars that I have, diba sabi ko nga, ito yung mga favorite na ginagamit ko. No? Depending on the portfolio, I have different indicators that I'm using, no, when it comes to different portfolios. Stochastic is also one of them, pero bihira na ako ngayon mag-stochastic. In fact, bihira nga ako mag-technical, tapos paka-stochastic pa. Kung magte-technical ako, I would prefer to use other indicators. Ayan. So, si Anonymous. Hello, Ma'am Sally. Ask ko lang po kung saan po nakikita yung question mo a while ago. Miss Sally, ano? Anong question po yun? Yun na nga. Anong question po yun? Eh. Ayan. Ayan, nasa Q&A. Ah, okay. Hindi ko po alam kung ano yung question na a while ago na sinabi natin. Nasa yun chat na lang po yung lahat ng ating questions, no? Pa-chat na lang po. Okay, thank you po. Ayan, may chat na. Si Lolita, I once attended a forex trading webinar where the coach advised the participants to have a risk-reward ratio of 1:2. Will there be great or small impact if we will have it at 1:2? Or could it be that you are more knowledgeable in trading? Wala naman ba sa ganun trip, Miss Lolita? Eh kung yun ang gusto niya, di ba sabi ko nga eh, kung gusto niya 1:2, pwede. Meron akong mga traders, 1:5 ang gusto. No? Kaya lang kasi, I'm just being practical. Mas madaling maintindihan yung principle ng risk-reward ratio using the statistics of probability where there are only two outcomes. So, mag-trade ka ng 1:2, 10 yung trade mo, ano ang natalo ka ng 5 beses, panalo ka ng 5 beses times 2, edi 10 times 5, edi up ka pa rin by 5. So, kahit ano naman po, pwede niyong gamitin. Hindi naman sa mas knowledgeable ako. Mukha lang akong pera, kaya 1:3 ang gamit ko, Miss Lolita. Kasi mas malaki yung ano ko eh, yung profit potential ko, di ba? Kesa sa 1:2. I'm not sure if you can hear, pero nagsising along dito. May nagko-concert na. So, hindi ko alam kung paano i-cut yung ano na yun. However, let's move on. So, Miss Lolita, sana po na ano. No, that's okay, no? Like I said, no? Baka kayo, pagka mag-trade na kayo or experienced trader na kayo, iba yung risk-reward ratio ninyo sa akin. So, wala pong ano yan. Mas wala pong problema yan. The smallest that you can use is 1:2. It's not going to make any sense if your risk reward ratio is 1:1, di ba? So the lowest that you can have is 1:2 or higher. Yeah. Si Romualdo, anong disadvantage ng malaki risk reward ratio? Wala nang disadvantage yun. Ang advantage niyan, mas malaki profit potential mo. Kasi nga, di ba, law of probability, 50-50. So 1:2, edi up ka ng 5. So 1:3, up ka ng 10. So 1:4, up ka ng 20. So on and so forth. Di ba? Yeah. So walang disadvantage per se. Ang disadvantage yan actually kung hindi mo finalo yung discipline. Yan. Yes, Lolita. Tama yung ano mo. Yung tama yung tingin mo. It's not just because you're a newbie, kaya ganun na kagad, no? Pero tama yan. You can use 1:2 because it's more safer. Medyo adventurous ka na kasi syempre, no? You're in the market longer. Diba kasi times 3 yung target mo instead of times 2 lang.
Yun. So it's a safe bet to use the risk reward ratio of 1:2. Ayan. Si Miss si Floro, add daw siya sa GC. Meron bang si Francis Cotilla, meron bang gumagawa ng 1:10? Wala akong kilala, pero malay natin, nasa dami-dami na nag-trade, di ba? So, ayun, baka marami yan. Send nyo yung message sa FB. Okay. Please advise us how to trade best strategy for swing trading. Yung swing trading, ito na yung mga magagamit mong oscillators, mga stochastic, mga RSI. So, magagamit natin yan doon. Ayun. Pasensya na kami sa Astoria. Meron palang live band. Eh, nandito ako sa... Nana pala sa room ako. Anyway, hindi na ako makalipat. Malayo-layo. Wala naman, sir. Hindi naman siya naririnig po. Ah, okay. Good. Napapasayaw na kasi ako dito dahil doon sa music. Ayun. So, let's move on. No? Mamaya, sige. Pag-usapan natin yan, Ruel. So, ito na ngayon ang paggawa ng ating, gagawa na ngayon tayo ng trading plan, no? Now, what is a trading plan? A trading plan is a setup trade. No? Magsisetup ka na ng trade. Wala ka pa sa market. So, magsisetup ka na ba? No? So, bagong gising. Okay. Naka-break ka sa work. O kaya naka-uwi ka na. So, meron kang free time. Magde-trade ka. Pero, hindi basta-basta papasok ka na lang. Dapat magsiset-up ka muna. Diba? Now, ako, from experience, I just need to answer these 5 questions so that I can create or I can set up a sound trading plan. No? So, 1, anong instrument ang aking lalaruin? Maraming instrument dyan. Euro dollar, OCN, gold, crude oil, or BTC. So on and so forth. Marami yan. But for a newbie, nasabi ko na to nung isang araw, gamitin muna natin yung euro dollar. Bakit euro dollar? Kasi nga, this is the most heavily traded currency pair in the world. So, dito muna tayo. Kasi, unang-una, since heavily traded yan, maliit ang spread. Diba? Pangalawa, maliit na yung spread, malaki pa yung movement. Pag aakit yan, aakit talaga. Pag bababa, bababa talaga. Yun. So, ito sa newbies. Pero mayroon na tayong mga experts dito. Ang mga tinitrade na nila, crude oil, BTC, at saka gold. Eh yan eh, mga pang-heavy players na yan, no? So, trade accordingly, no, to your experience. Second question that I need to answer, no? What position to make? So, ano yung position na gagawin ko? Base sa aking technical analysis, bibili ba ako o magbebenta? Yung sa tanong dyan. At ang makakasagot niyan, eh, doon sa analysis na ginawa natin. Pangatlong tanong, sa anong presyo ako mag-o-order, magte-take? Market price ba? Pending order ba? Ang pagdating ng pending, dalawa yan. Merong buy stop, merong buy limit. So, again, in order for me to have a sound trading plan, I have to answer 5 questions. Nasa 3 na tayo. Pang-4, ang pinaka-importante sa lahat, base sa aking technical analysis, sana ko mag-set ng aking stop loss. Yun. Kunwari, inabot yung stop loss ko ng 300 pips. So that's a $3,000 loss potential.
E di yung target ko, which is the fifth question, no, where is my take profit? So, kung 300 pips yung stop loss ko, e di 900 yung aking take profit. Do you follow? Nagami natin questions kagad. Bakit po kapag 5:01 a.m. may mga time na nahihit yung SL ko, pero kapag tinignan mo yung chart, hindi naman siya nagbago. Anonymous trading. Dito ba sa Tikmil yung sinasabi mo? Mr. Anonymous, Anonymous Trader? May limit po ba sa amount na pag-set ng take profit? Chamber, yes, may limit. But you can, like I said, no? I'm following the risk reward ratio of 1:3. So, meron akong ano doon, initial target. But what if lumaki pa more than my risk reward level? This is the time I use the trail stop. Yun. May limit po ba sa amount na pwedeng i-trade? Oo, may limit yan. Hindi ka naman pwedeng mag-trade more than your capital, di ba? Ang limit niyan, kung magkano yung capital mo. Kung $10,000 yan, tapos 10 lots ang, or 10 volume yung tinitrade mo, hindi uubra yun sa mga direct currencies. Pero pwede yun sa mga indirect. Ayan. Meleso, sir, yung bang laki ng risk reward, halimbawa 1:5, para ba ma-limit yung loss, kailangan mababa ang stop loss na may kinalaman, ano stop loss, may kinalaman ba? Oo, Meleso, pero your approach, you are looking at it in a different angle eh. Diba, pag gumawa tayo ng risk-reward ratio, kung 1:5 yan, kung ang risk ko umabot ng, kunwari, 120 pips, edi times 5 mo yung 120 mo, ganun lang yung computation niya. So, walang kinalaman yan sa possible loss ng trade mo sa stop loss mo. Yun. Francis, how would you say you are already over-trading? What do you mean by over-trading? There is no such thing. Trade ka ng trade. Basta ang importante, you follow that proper discipline. Dati, nag-trade ako once a day lang. Pero there was a time when I was trading a big portfolio. I was trading roughly about 400 settlements a day. So, would you consider me over-trading? Di naman, di ba? Walang limit eh. Ayun. So, it's really up to you. At isa pa, it's really up to your capital. Kung kaya ng capital mo eh, di banat ka ng banat, walang problema. May limit po ba sa amount na pag-set ng take profit? Alvin Nuke. Ang initial limit ko is 1:3 nga. Alvin. So, if I'm risking 100, my initial limit on my profit is 300. However, minsan talagang biglang lilipad yung presyo. Eh, tatanggalin ko yung aking limit take profit, no? And then, consider putting in the trail stop. So, I can maximize the profit potential, pero yung loss ko, nandoon na. Set in stone na yan. Sa profit, medyo ano ako dyan. Subjective ako dyan. Pero ang minimum ko is the 3%, no? If I'm risking 1, ang limit ko, minimum limit ko is the 3. Syempre mas maganda umabot pa ng mas malaki yung profit ko, di ba? Ayun. So, do you recommend the use of virtual host or robot in trading? Thank you. Yes. I'm using robot also, no? At naka for obvious reasons dapat naka ano ka, naka virtual host ka, dahil kasi
Unang-una, hindi naman paborable sa computer o laptop na naka-open yan 24 hours. Di ba? Tapos, minsan, nag-ano pa yan, natutulog pa. So, hindi mo, hindi practical na gamitin mo yung laptop, desktop. No? So, virtual server ka. If you have your own virtual server, if you're running your own virtual server, the better. No? Ayan. Sir, in what time frame are you doing your trading plan? Ano pong basis? Good question, Ruel. If I plan to trade long term, then I would start on the monthly and then go my way down all the way to daily, at least daily. Yeah. But if I'm going to trade, no, for a short period of time lang, let's say, libre ko lang 2 hours. Eh bakit ako mag-daily na time frame, di ba? Hindi na practical yun. 2 hours lang ang libre ko. Bakit ako mag-AH4? Di ba? So, if I'm going to trade, I have extra 2 hours. Chances are, nasa 1 minute, 5 minutes, or 15 minutes ako. Sa 2 hours, walo lang na bars lang yan. Di ba? Eh kung sa 30, di apat lang. Eh di parang it really, parang it's not logical. John, magkano po minimum capital kung ipapatrade ang pera sa akin? Sa akin? From experience and para na rin fair sa mga iba kong clients, especially the old ones, the startup capital is 100,000. Yun po. So, sana nasagot ko na lahat. May Q&A na naman. Ma'am Sally, ano pong saan nakikita yung question? Kanina pa pang tanong to ni Anonymous, pero hindi rin naman sinagot ni Miss Sally. Okay. Going back to my presentation. Ayan. Ito naman ngayon, let's now talk when we are entering a trade. There are 3 types, no? Market order, meaning, anong ibig sabihin ng market order? Kung ano presyo ngayon, yun ang ititake mo. Either you're going to buy it or sell it, kung ano yung presyo ngayon, yun na yun. Diba? Now, there are times na ayaw mo yung presyo ngayon, pero gusto mo mas mababa pa. Diba? Kunwari, bibili ka, edi mas maganda kung mabibili mo sa mas mababa. Yan yung tinatawag na buy limit. Ngayon, kung magsisell ka, ayaw mo magsell at market, gusto mo mas magsell ka ng mas mataas, pero wala kang oras magbantay, then you set a sell limit. Para pag ang presyo, umakyat doon sa presyo na gusto mo sa taas, the system, the platform, the MT4, the MT5, since naka-record na yon na meron kang waiting order doon or pending order doon, it will automatically sell for you at that particular price. Now, ito yung limit orders. Ngayon, ano naman yung buy stop at saka sell stop? Ang buy stop at saka sell stop, ginagamit yan kapag biglang, thank you so much. Pag biglang, kunwari, no? Balak mong bumili, tapos biglang lumipad yung presyo. In order for you to really take advantage of the fluctuation, kagaya nung non-farm payroll, nagsiset na ng buy stop para pag lumipad nga yung currency pair, tatamaan yung buy stop mo kasi dadaanan, matitrigger yung order mo. Taas. Ngayon, pag sell stop naman, kunwari, no, balak mo mag-sell pero biglang bumagsak, magsiset ka ng sell stop sa baba, para kapag tumuloy-tuloy pa pababa, tatamaan yung sell stop order mo at matitrigger. At makonsider ka na you're already in the market. Ayan. Magkano po minimum capital kung ipatrade ko ang pera sa inyo? Ayun, nasagot ko na po yun. 100,000 po. Ayan. So, any questions on pending order?
Wala. So, ito yung itsura ng buy limit. No? Kunwari, nasa spot yung presyo. At sa tingin natin, technically, may possibility bumaba hanggang support. E di ba ang usapan natin, doon tayo bibili, malapit sa support. So, pag ang presyo dumaan nga at lumapit sa support, doon tayo magsiset ng buy limit. Mas gusto kong bumili dito kaysa sa spot. So, bababa muna yung presyo bago niya itodo yung pataas. Kasi, bakit aakyat? Kasi sa tingin natin, matibay yung support. Kung baga, re-respetuhin niya ng mga traders. Lahat ng mga traders, kinukonsider niya support na yan na matibay. Kaya, tuwing lalapit yung presyo dyan, hindi na sila magbebenta. Bakit lumapit yung presyo dyan? Kasi nananaig yung mga sellers. Mas maraming nagbebenta kesa sa bumibili. Pero, nung malapit na sa support, mas dumami yung buyers. Kaya nga umaakit, supply and demand. Mas maraming bumibili kesa sa nagbebenta. Ano mangyayari sa presyo? Eh di aakyat. So, iyan ang buy limit. Ano ang kabaligtaran niyan? Sell limit. Diba? Ito naman yung malapit na sa resistance. Kunwari, kagaya yan, 60 pesos yung resistance. Dollar peso. Ngayon, 55. O, eh, ang daming nagbibilihan pa rin. No? So, bili pa rin ang bili. Naging 56, naging 57, naging 58, naging 59. No? Pagdating ng 59.50, huminto na yung mga bumibili. Mas marami na ngayon nagbebenta. E di, ang nangyayari niya, nahihinto, nahuhold yung pag-appreciate ng dollar peso. So, ano mangyayari? Saka mag-umpisa ng bumabayan. Diba? So, ang gagawin ko, magsisell na ako doon. Eh, doon pa lang sa spot, nakapag-decide na ako na kapag umakyat yan na malapit sa resistance, saka na ako magsisell doon. Kunwari, wala akong una. Inaantok na ako. Eh, baka mamaya, habang tulog ako, umakyat sa resistance. Gusto ko naman i-take advantage yung opportunity. So, I will set a sell limit. Intindihin niyo, ha? Ganyan ang ng buy limit at saka sell limit. Ito naman ang kaibahan ng buy stop at saka sell stop. Pisa natin sa buy stop. No. Ito yung swing trade na nangyayari. No. May nagtanong, nakalimutan ko na yung pangalan. Nag-create ng buy stop kapag nagbe-break dun sa support at saka sa resistance. No. But in this case, kaya ako nag-create ng buy stop kasi resistance yung binasag niya. No. So ito na yung mga nagsiswing trade, no. Akyat baba yan. So nalilimit lang yan between the support and the resistance. Pero nung nag-break na nung resistance, bago pa mag-break na resistance, doon pa lang sa spot pa lang ang presyo. Sa tingin ko, mabibreak ngayon eh, kasi baka lalabas yung non-farm payroll o kaya baka meron mga data na possibility o election o kaya may bagyo sa Japan o kaya may earthquake. Diba? Eh, hindi ko naman mapapantayan. So what I will do is, I will create a buy stop order para pag nagkatotoo nga na mag-break yung resistance, meron na akong order dyan. Yun. At matitrigger ako doon sa buy stop na yun. Siyempre, ang kapaligtarin ng buy stop ay sell stop. So it will automatically tell me nasa spot pa lang ang price, magde-decide na ako na mag-create ng sell order kung sa tingin kong magbe-break ng support. So, maglalagay ako ng sell stop order. So, yan yung paggamit ng buy stop at saka sell stop. In comparison to the sell limit and buy limit. Magkaiba po yan, ha? Yan. Questions po. Sorry, no? Napaaga ang sagot natin.
Let me just any questions so far? Wala po, sir. Wala pa. So, let me just share my MT5 para gawa tayo ng trading plan. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, good. What you're looking at is the 1 minute of gold. Ito, bilang. Christine, paano gagawa ng support and resistance? Ayan. Christine, let me ask you this for 5 points. Bias ako kay Christine. Baka naman sabihin nila. Ano ang nakikita mo sa chart ko? Uptrend or downtrend? You're looking at gold. Ladies and gentlemen, downtrend. Tama. Okay. So ano ang priority na gagawin ko? Resistance o support? No. Sagutin niyo muna yung tanong. Resistance o support? Dito nagbago-bago na tayo. Since downtrend yan, ang priority na gagawin kong trend line ay resistance. So, bakit resistance? Kasi nga, gusto ko every time na aakyat ng resistance level, magsisell ako doon. Diba diniscuss ko to sa general trend lines? Diba na kapag makakita ako ng opportunity like this one sa gold or sa any instrument, saka ako gagawa ng general trend lines ko. Sabi ni Ruel, this is uptrend. Ayun. Kaya maganda yung yung technical analysis. Tingin ko, downtrend. Ang tingin ni Ruel, uptrend. Pero walang tama sa amin, wala ring mali. Depende yan kung paano namin gagamitin yung information na yon that will create me a profit. Baka mamaya niya, no? Downtrend nga yan. Nag-set ako ng order tapos nakalabas ako. Sabi naman ni Roel, uptrend yan. Pagkalabas ko, bigla naman lumipad yung order, yung instrument. So, nakatake advantage siya. Panalo rin siya. So, yan po yung ibig ko sabihin na walang mali, walang tama sa technical analysis. Kasi iba yung nakikita ni Ruel, iba yung nakikita ko, di ba? So, Miss Christine, pareho tayo na nakikita. So, ang gagawin ko, mag-create ako dito ng resistance. And in order for me to do that, I use this icon. I click this icon, draw a trend line. Now, di ba ang usapan natin sa trend general trend lines, the second high must be lower than the first high. So which is the second high? Ito, di ba? Which is the first high? Ito. So magki-create ako ngayon ng line. Bakit hindi kita yun ako? Teka lang. Ayan. It's not a perfect, pero sample lang yan, no? This is my resistance. The second thing that I will do is now create a support. Again, this is not a perfect, this is just an example. No? Can you say that I have created a good trend line analysis on gold using the 1 minute? So, okay na, no? Now, Christine, this is how you use trendline analysis using the support and resistance. No? It is, wala namang masyadong market activity.
this is what I think. No? Ito yung nakikita ko. Iba nakikita ni Roel, kaya uptrend sa kanya. Ako, ito nakikita ko, kaya sa akin, downtrend. No? At nag-coincide yung nakikita ko sa nakikita ni Christine. So now, Christine, meron na akong support, meron na ako resistance. The way I see this, no, this is a negative slope. Pababa yung slope ko eh, hindi pataas. So, I'm thinking that this is downtrend. Now, in order for me to take advantage of this, ayoko mag-trade dito sa presyo na to, sa spot. Ano ang trend line analysis ko? Somewhere here. No? So, kapag mag-set ako ng aking target dito, so, baka dyan, 1963.05. So, gagawa ko ng limit order. So, gold to, double click. I am trading gold. It's not going to be a market order. My volume is 1. Wala akong stop loss. I will set it at pending order. It's not going to be buy limit, but sell. Bakit sell? Kasi, di ba, down slope. So, I will always start my trade with a sell. One volume. Saan ako magsisell? Di ba, 1963.05. Ayan. Yan ang magiging basis ko for my sell order. Para pag yung presyo lumapit doon, it will automatically take me, execute me an order somewhere in that price range. Ayun, yung green perforated line, dyan ako mabebenta. No? So, saan ang stop loss ko? Pwede nga stop loss ko, ito. Or itong first high. So, 196.485. So, ang gagawin ko, view ko yung toolbox. Ito na yung order ko, di ba? Mag-create ako ngayon ng stop loss. Ano yung stop loss ko ulit? Ito. 1964.66. So, stop loss ko, I create a stop loss. 1964.66. Modify. Yun yung red line. Saan ang target ko? Anong target ko? My take profit should be times 3 of this. Do you follow? So, dito, wala akong calculator. Andali. So, 1966. 64 pala. 1964.66 minus 1963.05. So, my stop limit price is 1.6361 times 3 ko is 4.83. So, 1963.05 minus 4.83. Ang target ko should be 1958.22. That is 3 times my stop loss. So, 1958.22. Yan ang aking take profit. Do you follow? Pero ba't ayaw niyang ma-modify?
Teka lang. Tanggalin ko muna to. Bakit ayaw na? Ayun. Bakit ayaw mo modify? Ayaw, times 161 points. One sixty-one times 3. 483 points yung difference. So ayan na. Meron akong nakaset na target. Modify. Now. Ayan, nagbe-break na. Nag-sell ako sa 1963.05. I have a stop loss and I have a take profit. If I move this to 15 minutes, makikita na ninyo yung take profit ko. Ayun. This is my stop loss. This is my take profit. So I was able to answer the 5 questions in my setup. Any questions? Taga lang ha. Ito na, marami na. So please switch to H1 or H4. Ruel, kaya ako nasa 1 minute kasi I have a limited time. No? It makes no sense if I'm going to move it to H1 or H4 if I only have, let's say, an hour's time to trade. So ilang bar lang lalabas nun? Diba? So, tama ka. If you're trading long term, you use H1 or H4. And tama ka sa assessment mo na long term ang intermediate movement nito is uptrend. So, like I said, wala namang mali doon sa ating dalawa. May tama yung 15 minutes ko or 1 minute. No? I'm trading kasi on, the reason why I am using it, the reason why I think that this is downtrend is because of the way I see it on the 1 minute. Yun. Ruel, ano yung no break on CH area? What lot size do you usually use personally? Francis, I always use 1 volume. That's my normal lot size. Any more questions? Naririnig niyo ba yung background music ko? May nagko-concert eh. Not so, much, sir. Okay. Ayun. Another round, please, about entering an order and how to take profit. Anonymous attendee. What do you mean by another round of order? Mag-trade tayo ulit. Okay, sige. Ito. Question for 5 points. Teka, may chat kagad eh. Change of structure. Okay, Alvin, thank you. Uptrend. For 5 points. Nauna kagit si Alvin, ang bilis. Uptick. Uptrend siya. So, ito yung question ko ngayon. Ayan. For 5 points, ano ang priority ko? Support or resistance? Yun, ang bilis. Ayan, tama, tama. No? Bilen, Beaver, Paterno, Milesio, Vincent. This is the kind of participants I like. No? Isang iniisip natin. Ayan, support. So, anong gagawin ko? Mag-create ako ng support. So, to do that, I just create. Diba ang usapan sa support on an uptrend line? The second low must be higher than the first low.
So this is the second law, this is the first law. So I'm not going to create a perfect line. Pero nabitawan ko kagad. So ayusin natin. Ayan. So assuming ganyan na yan. Now, saan ako mag-set up ng ano? Nung, ito yung request ni Anonymous eh. Gawa pa uli na tayo ng isa pang setup na order. 5 questions. I'm trading. First question, Euro-Dollar. Second question, buy tayo. Kasi uptrend. Diba? So we created a support. Third question, what price range? Ito na. Click ko yung crosshair kasi gusto kong makita kung saan ako pibili. 1.07106. So, Euro-Dollar. Pending order. Buy limit. One volume. 1.07006. Ito. 1110. Zero seven one one zero. So click ko na para magkaroon na tayo ng pending order dito. Pero bakit wala? Ayun, buy limit. Na-trigger na pala yung sell natin ng gold. Natanggal na. Ayun, ang talo natin, 161. Now, we are already in the market. Not yet. Pending pa lang yan. Para pagka tumama doon sa lumapit dito, bibili tayo. Kasi tingin natin, uptrend. So, saan tayo mag-create ng stop loss? Pagka nag-break dito. So, 1.06997. Oops, mali. Dito ako pala pipindot. Ano yung stop loss? O, 0.089. So, my stop loss is 1.07089. Modify. May stop loss na tayo. Wala ngayon tayo ng take profit. The take profit should be times 3 of my stop loss. So, bakit nawala? Ba't kanina lumabas? Bakit ayaw lumabas? Anyway, sige. Sagutin ko muna yung mga tanong nyo. Ayan. Look, Ruel, we're not arguing here whether you're right or wrong. So, sinabi mo uptrend, edi tama ka. And what if it's a loss? O sige, mas magaling ka na, Ruel. Tama na yan. No? I'm just using this as an example and yet you're using it as if it's life and death for you. Sorry, gentlemen. No? Nakakaano lang ng anong yung ganong klaseng ugali na pagtatawanan mo pa ako. No? Siguro, Miss Sally, I have to cut this short dahil ayoko ng ganitong mga tipong ano eh. Sige, tama na si Ruel. Mali na ako. So, dito na tayo ngayon sa Euro-Dollar trade. It's a pending order, so I am now waiting for the stop loss. Siyempre, kailangan tamaan muna yung aking pending order, my buy limit. So, nandito dapat yung buy limit ko, but hindi ko nakikita. It should be there. No? And then, I will just need to compute for my stop loss. For my take profit.
107-110. That's 21 points, no? Difference. So let me multiply that by 22 by 3. So 21 times 3. I-add ko lang yun, ano? Dun sa aking by limit order. So I will just add 63 sa aking by order. So add ko to sa 107-110. So dapat ang take profit ko is 107-173. So saan ko ilalagay yun? So take profit ko 1.07-173. And then modify. Guys, if you will notice, wala pa ako sa market. But based on general, ano lang, no? Hindi to actual trade. No? Since ito yung nakikita ko, at baka na iba yung nakikita ni Ruel, na tama, at ito mali, no? Pag ako na trigger sa one, pag bumaba yung market, at ako na trigger sa 1.07110, I will be considered entered into the market by a buy order. Tapos, if it goes down further, a break of my support at 1.07089, there will be a stop loss. So, di ba yung inano natin dito, somewhere here? No? However, kung hindi yan na trigger, di ako nag-stop out at umakyat, then I have a risk-reward ratio of 1:3, which is 21 points on difference, times 3, I will be taken out at a profit at 1.07173. Yun. So I hope this is clear, Mr. Anonymous. Okay? So any questions po? Any questions po? Yeah, thank you, Christine. No? This is an example trade. And I don't even, if you notice, I did not even show any part on my emotion nung natalo yung trade nun sa gold. Because again, I want you to impart that discipline na do not as much as possible mixed emotions, no, when trading, kasi magkakaroon ng sa akin, kasi pagka nagiging emotional ako sa trading, nagiging ano ako eh, yung sinisecond guess ko yung sarili ko. Ako naman, sir, ako more pressure. Oh, pressure. Pressure ayan, pagka so, na emotions. Oh, kaya sa akin, sagutin niyo muna yung limang tanong na yun. Actually, doon ako kinakabahan habang gumagawa ako nung habang nagse-set up ako ng trading plan. Kasi dun nga eh, no? Tama ba yung buy order ko o mali? Ganon. So, pero once na-review ko na, no? Nakasagot na ako ng limang tanong, no? Ano yung mga tanong na yun? Number one question, what instrument to trade? Number two question, what position to take, buy or sell? Number three question, ano yung three question? The price range or the price that I will take, whether it's market order or pending order. Number four, which is the most important, and if you will notice, mas nauna ang stop loss kesa sa take profit. No? Alam nyo kung bakit? Kasi yung stop loss, defined dapat yan. Bakit defined? Kasi doon sa inyong trading plan, sa inyong analysis,
Diba? Paano tayo nakapag-conclude na yun dapat ang stop loss natin? Kasi base sa ating analysis, diba? Ano ba yung analysis na ginamit natin dito? General trend line. So pag nag-break ng general trend line natin, then it is considered wrong. So baka magkaroon pa ng further downtrend, kaya nag-set up tayo ng ating stop loss. Bakit tayo nag-set up ng stop loss natin doon? Dahil kasi na-define ng ating technical analysis. Di ba? And then, yung take profit, which is the last, no, actually, subjective na yan. Kagaya kanina nung tanong, no, pwede bang gamitin 1:2? Eh kung 1:2 yan, 42 pips lang yung target ko instead of 63. Do you follow? Nag-gets nyo na. So, baka kayo, yung risk-reward ratio nyo, abuti ng 1:2. Merong iba, magwa 1:3. Yung iba, magwa 1:5. No? But, please, learn from my mistakes. Learn from my experience. No? Para, hindi na kayo kumulit ng mga mistakes ko. No? Number one mistake ko, I tend to be emotional when I trade. And when I trade, I tend to second guess my setup, my plan. Mali yun. Kaya nga, gusto ko sa inyo, pagpapasok kayo sa market, on a quiet market, for example, no, you have 1 hour to trade. Practical ba na magbantay ka ng chart sa 1 hour o kaya sa H4 o kaya sa 1 day? Di ba hindi na practical? So you use a lower time frame. And then you create a trading plan. Doon okay lang sa akin, nakapahan ka. Pero once ang sagot mo na yung 5 questions, the proper discipline is to implement the trade plan or the setup. Meron kaming kasabihan, no, mga old school, no? Plan your trade, create the trading plan, and then trade your plan. Ayan, naririnig yan parati sa akin ni Miss Sally. Plan your trade, trade your plan. So, with that, no, tanggal na yung emotion. Huwag mong panoorin para lalong hindi ka emotional. Kasi yung iba, pag nakapag-set up na, binabantayan yung market kasi kinakapahan sila baka tamaan ng stop loss. Hey, I had a client before, binantayan yung market. Yung stop loss niya, tatamaan na, in-adjust niya by 10 points. E di lumapit na uli yung market. In-adjust niya uli by 20 points. In-adjust na naman niya. Hindi niya na malayan, lumalaki na lumalaki yung loss niya. Eh sabi ko, eh ganyan din pala nga. Eh di sana, hindi ka na nag-set na stop loss. Yun. And it turned out, no, pumalik naman. Pero ang laki na ng na-stop out niya. So paano mo mapiprevent yan? By planning your trade and by trading your plan. Okay, so I hope this is clear, Mr. Anonymous. Hindi na natin kailangan mag-set up pa ng isa pang trade. May one-on-one coaching ba? Yes, Reginald, meron. Pero I'm not keen on one-on-one. I prefer a classroom type. So, at least may lima mag-avail, no, para ganito, no? At saka yung ano natin interactive, hindi yung ako lang nagsasalita. Kayo din, gusto ko nagsasalita. Meron nun. Ayoko lang ng one-on-one. Kasi parang ano lang yun eh. Parang hindi dinidikta ko lang sa inyo kung anong dapat gawin. So, I prefer a classroom type. At least, minimum of 5. Last year, I offered it because Miss Sally wrestled my arm. No? Sinabi niya, walang mag-a-avail kapag yung usual rate ko. Sabi niya, pero maghahanap daw siya ng 5 kapag binaba ko by 80% yung coaching ko. Ayun. So I offered it kasi my normal use
my usual rate for coaching is $1,000. Not going to be like this na one way lang. It's going to be a classroom type. No? Sabi ni Miss Sally, gawin mong 200 and I'll give you the 5 participants. So binigay nga namin yung 200. Last year yun. Ayan. So si Charles, not sure if this had been asked in previous sessions, for a beginner, which platform is better to use? MT4 or MT5? Charles, it's a matter of preference na lang. Sa akin, hello, sir? Nawala si Sir Nadal. Hintayin lang natin ulit. Baka po nagka-problema sa internet lang niya. Ayan. May nagtatanong po kung ano yung spread. So far, si Sir Algan yun. Ayan. So far, sir, 27 points po yung ating spread for silver and 30 naman po sa gold. Pero minsan po meron po time on a prime time po na setup or market, meron po na zero po ang gold natin. Under pro account po yan ha. Ayan, na-disconnect na totally si Sir Nathan. Intayin lang natin, I know it will come back. Okay? Salamat coach. Ayun, sana makasama. Yun nga no, in-offer natin, if you will remember dun sa mga umaattend na, in-offer natin yung, teka guys, ako ba ay naririnig? Naririnig po ba? Please, ayan, okay. As of, ano po, last year, bago mag-December yun, no, if I'm not mistaken, in-offer po natin yung ating webinar kay Sir Nathan. No, not webinar, but coaching natin kay Sir Nathan. Nag-open po tayo ng $200 per head. At least, minimum of 5 members po yun. However, disregard, I don't know why, siguro po hindi, actually interested sila, no? Medyo nag-uuna, nahihiya kung sino mag-uuna magde-deposit, eh kailangan po natin talaga 5. Hindi niya po tatanggapin yung, let's say, isa nag-deposit po kayo ng 200 sa account niya, and then the other one, or magbabago yung isip. So, hindi ko na po na-control yung decision niya na sige, hindi nila tinake advantage yung promo or yung binigay na privilege, so he went back po doon sa 1,000 per head. Oo, sayang no, pero sige, I'll try my best. Kasi lagi po kami magka-partner ni Sir Nathan sa lahat po ng aming mga coaching, no. Kasi before, actually honestly guys, meron kami dati before 1,500 per head per day. Remember, per day, and 5 days po 'yon. Dati po, maningil kami, honestly, kami pong dalawa kasi tandem kami. If, ayan na si Sir Nathan. Welcome back, Sir Nathan. I'm just sharing with them na before. Narinig mo ko, Sir Nathan? Yes, I'm sorry. Okay. No, naputol ako eh. It's alright, sir. I'm sharing with them na before we are charging a client or an interested client to attend our training or coaching ng 1,500 per head per day. So, 5 days po yun. So, you do the math. Ganun po kaming mag-charge ni Sir Nathan noon, no? Kaya sobrang bait lang niya at yes. Napilit ko po siya na gawing 200. Actually, dati 500 na baba namin. Ito, worst, sobrang, ano po niya, bait na niya yung 200 pero na neglect natin or na disregard natin yung ganung kababang offer. Pero sabi ko nga sir, if given the chance, I will ano ulit force you or ask you to have the 200 again. We'll see. I will gather again five participants or five attendees sa isang coaching mo po na 5 attendees. Kung meron pong interested, just send me a message and we'll make sure na this time magagawa na natin 'yon. Okay? So, Sir Nathan, you proceed po. yes. Thank you. Sorry, naputol ako na nawala tuloy ako sa ano. Am I still on? Can you still hear me? Yes, sir. We can hear you clear. Oh. Ayan. So, balik tayo dun sa ano, sa discipline. Sana wag niyo akong tularan.
noon na nagiging stubborn ako, nagiging makulit, emotional, I don't want you to be that way. Para at least maging successful yung trade ninyo. Tanggalin natin ang emotion, tanggalin natin yung stubbornness para disiplinado tayo. Yun. Any questions regarding the setup of the trading plan? Parang wala nang tanong or wala na naman ako. Can you still hear me? Yes, sir. Loud and clear. Ayun. Okay. Sa chat, ano yung... Namimilit sila, na. Sir. Alin? Sa 200. May face... Oh, hindi siya face-to-face. Eh. We will be using Zoom para hindi na inconvenient na yun na pupunta pa sa isang place, no? Ganon. Hindi na ganon. In fact, I'd like to teach you how to trade, no? Classroom type. Tapos, pag magaling kayo mag-trade, ipapatrade ko sa inyo yung portfolio ko. Yun. With, of course, with Miss Sally's permission, no, sana payagan tayo ni Miss Sally. Si Regina, can you repeat the 5 questions? Pwede, Regina. First question that we need to answer. Anong, siyempre, magtitingin-tingin kasi sa market, no? Ano ang titignan natin? Unang-unang kailangan natin tignan yung free time mo to trade kasi technical trading ang gagawin natin, hindi naman fundamental. So, anong gagawin natin? Aalamin natin, kunwari, kung may free time ka. Kunwari, you only have 1 hour to trade. Like, kasi kunwari, meron kang doctor's appointment, eh, nasa doctor's office ka na, pero wala pa yung doctor, ang balik niya after 1 hour, di ba? Kesa naman mag-porn ka, ako gagawin ko, magpo-porn ako, pero ang gagawin ko na lang, instead na mag-porn ako, bubuksan ko na trading platform ko, and then I will act accordingly. So, 1 hour lang ang free ko. So, anong time frame na gagamitin ko? 1 minute, 5 minutes, di ba? The most. Now, with that 1 minute or 5 minute charge, I will be able to see by browsing different instruments, mayroon akong makikita maganda ang setup. Kunwari, kagaya kanina, no, yung euro-dollar, paakyat. Di ba? So, I will now set my sights on that instrument. That's the number one question. What instrument to trade? Euro-dollar. Second question. Based on my searching, browsing, analyzing, nakita ko nga yung euro-dollar, paakyat, doon sa 1 minute. Maybe ang bias ko niyan will be buying. So anong gagawin ko ngayon? That is the second question. What position to trade? Buy or sell? The third question, what price? What price will I enter my order? Now, this is where you will use your technical indicators, technical oscillators. You put in your oscillators, your technical trend lines, your moving averages, whatever tool that you want to use, it will give you the price where you need to buy or where it is possible for you to buy based on the 1 minute chart, based on the 5 minute chart. So, balikan ko lang. Ano tayo? First question, what instrument to trade? Second question, what position to take by yourself? Third question, what price? Then, last question. Yung fourth question. Sorry, excuse me. Ano yung fourth question? The first question is,
the stop loss. And then the fifth question is the take profit. Yung take profit, makukuha natin yan by using the risk reward ratio. So there was a question kanina na can they use the 1:2? Yes, they can use 1:2 risk reward ratio. They can use 1:3. The answer is yes. Pwede yan. Yung fourth question, ibang i-let go natin. The answer is no. It must be computed accordingly. So, yan yung five questions. Ulitin ko. One, what instrument to take? Or to trade, sorry. So, ang daming instrument. Gold, BTC, Brent, or CIS. Second question, what position to take? Buy or sell? Third question, what is the price that you will enter? Trading limit order, trading stop order, trading market order. Fourth question, based on your analysis, what is your stop loss? Where is your stop loss? The last question that you need to answer, thank you so much. The last question that you need to answer is what is your take profit? Ayun. So yun po yung limang question na kailangan natin sagutin. Si Nelisa, PM na lang po ulit, ma'am, about, okay. Bakit tayo napunta sa training na kagad? O meron na, si Ma'am Sally talaga, oo, lakas ko sa'yo. Sir, yung bang spot price for take profit at stop loss by stop, by limit, sell limit, sell stop, set up sa wick ng candle or sa body ng candle? Di ba kanina, Miss Amelio, sinabi ko, it's not a perfect timeline that I'm creating just for the purposes of it ko lang. But to me, if I'm going to create, I will normally, di ba ang pagbasa natin sa kandila, doon sa pressure ang inaano natin, hindi doon sa dominance. So, ilalagay ko sa kandila. No. Sa body na candle, hindi sa wick. So, Reginald, yes. Thank you, Reginald. These are the questions that I really like, no? Kasi tingnan niyo ko, hindi lang na ano, stop until sa inyo. No, siguro naman kung matagal na kayong nag-attend ng webinar ko, sinasagot ko naman yung mga questions ninyo. Especially if they are pertinent questions. Yun. Ano yung Paterno, yung three questions po? Ano po? Ano yung three questions, Mr. Paterno? Ayun. So, questions regarding the risk reward ratio. And how to set up a trading plan. Meron po kayong tanong doon. Yes, Miss Grace, ano po yung tanong niyo? No, wala na ulit si Sir Nathan. Ha? Huh? Ayan, nawain niya pa pala. Akala ko na wala kayo, sir. Na-distract na tayo, sir, sa training eh. So, i-discuss ko lang. I already have three na po. Three na nag-confirm. So, si Ma'am Grace, si Ma'am Belen, dalawan, lima na. So, might be another group, set of group po, unless papayagan ni Sir Nathan na magkaroon ng 10 members per group. So, may six na tayo. Minimum is 5 para yes. This naman, yung effort ko, worth it naman.
Apo. Sige po. Sige, please guys, para matapos natin yung webinar, PM nyo ako right after po ng webinar natin para ma-conclude ko na po. And then right after na mag-PM po, ready with your bank account. Kasi last time, pinaghintay po kami ng ilang buwan, wala naman nag-deposit sa account, no? Para at least masabi na natin. Again, wala po akong commission dyan, ha? Straight po yan sa bank account ni Sir Nathan. Baka sabihin niya pinopromote ko kasi may commission ako. Wala po. I just want you guys to learn from the expert. Alright? So, sige, mamaya na po natin na-entertain yung questions or pagsali dun sa ano, sa training ni Sir Nathan. Okay? Just send me a message dun sa Facebook ko. Maraming salamat. Sige, sir. Sorry po. Hello, sir? Ano na lang? Yung ayan. Related dito. Yes. Napuputol okay ba? Po. Napuputol, sir. Nawawala ka. Oh, sorry. Lumalabas nga my internet is unstable. At any rate, kung wala nang tanong, Miss Sally, is it okay? Yeah, yes, sir. Today? We could ano na po, call it a night na po para sa ating webinar. So guys, again, medyo talagang struggling si Sir Nathan sa signals, and I hope guys natakal naman yung topic natin tonight. Remember, very important yung risk management. Sige, go ahead na Sir Nathan, we understand po. Para po hindi ka na rin po network bandwidth is slow daw talaga. Lumalabas na po dito sa ating ano. Okay po. Hope to sir, 8 o'clock. 8 o'clock we have a Zoom meeting or a Google meeting. Oh, okay. Okay po. Paki-check po yung GC. Paki-check yung GC. Okay, we let you go po. Okay po. Okay, maraming salamat Sir Nathan. Okay po. Okay, so guys, para sa nagpaalam na si Sir Nathan, no. Again, doon po sa gustong umattend ng training ni Sir Nathan, with fee po 'yon ano. So pinipilit ko siya na mag $200 siya ulit. So I hope you guys will grab this opportunity. Paki-PM po ako. I have my Facebook Messenger account na pinopost na, no, para po makuha niyo or i-PM niyo po ako. Once na nag-PM po kayo, please be ready po doon sa inyong ano, what do you call this, accounts. Ayan po ang aking Facebook account. Send me a message, please. Okay, so guys, you know now how risk management is, how risk management important is. So at least alam natin, no? Pasend ng copy, got to go na po. Yes po, Ma'am Nelisa, we will. All right, so guys, thank you so much for your time. And tonight will be is the last webinar. And it's all about risk management. We will send you the recording, no? Excuse lang natin yung naging what happened kanina. But we couldn't please everybody. We cannot please everybody pala. Okay, so lahat po ng gusto na magkaroon ng recording webinar or recorded video of this webinar, please send your email addresses. Okay, it will be sent out dun lang sa may mga verified accounts. Pag sinabi natin verified account, nakapag-submit po kayo ng what do you call this? Valid ID, billing statement, at approve po ng Tikmil ang inyong account. That's why it's verified. Okay? Then, those who would like to send me a message para sa training ni Sir Nathan, please PM niyo po ako sa Facebook. And second, if you would like guys to be added sa GC or sa Tikmil community, send me a message also. Alright, thank you so much, Ma'am, Sir Vincent. Nakakatawa naman. Ayan, so guys, again, send me your email addresses. Alright, okay, so you know the drill. Before we go, please join me sa ating closing prayer. Father God, we thank you for this wonderful night. Napakarami pong learning ngayong gabi na to, and we hope that we could apply this on our everyday trading. And Lord, please give us a heart na ma-share po namin sa mga tao na ang pag-forex trading po is one opportunity na pwede namin ukulan ang pansin para po kami makadagdag sa income sa aming family. Lord, thank you po for the wisdom and knowledge you granted to us, sa love po and blessings na binigay niyo sa amin. And Lord, maraming salamat po sa lahat. We give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you guys for attending tonight, and your e-certificate will be sent to you
Basta it will be sent to you. Ayoko na mag-promise kasi ano yung talagang God, sobra-sobra po yung aking pagka-busy talaga recently, no? But then again, thank you so much din po, Sir Reginald. So then again, I'm trying my best to send it to you guys, all right? So, okay, bye-bye, Pastor, Pastor Shem, thank you. Thank you po, Sir Emmanuel. Thank you sa lahat. And see you guys at sa community, DM community or Digmail community if you would like to be added, okay? Alright, so wala nang hahabol. I-save ko na po ang ating what do you call this? Chat box. Ayan. Wala nang hahabol para ma-save ko po. Yung lahat po nag-send ng message or nag-send ng email or nag-leave ng email, sila lang po yung mabisisendan ko ng webinar video. At saka po, make sure na verified po kayo. Kasi ito po ay ano na po ito? What do you call this? Chatbox 06 point, ano ba ngayon? 7? 23, ayan. Para po sa 2023. Okay. More locations. Browse, sandali lang po ha, para po hindi mawala sa aking asan na ba yun? Ayan. Ayan. Na-save ko na po. Ayan, may humabol pa. Teka lang. Guys, ha, make sure na you register and make yourself a verified member or a client ng Tikmail. Okay, no more? All right. Thank you guys, everyone, and see you next webinar. Guys, by the way, we will have a demo account contest. It will be posted sa ating Tikmail PH Facebook page. All right, guys, have a good night. God bless everyone. Bye-bye.